Thank you.
And today is holiday, but it's not holiday for a lighthouse. Amen? Amen. Amen ba? Amen. And we are here face to face, and we're about to begin itong ating coming together this Tuesday. And this is April 9, okay? Araw ng mga matatapang, di ba? Magigiting. Okay, tayo tayo lahat. At tayo ay maaaring maging magiting sa harap ng ating Panginoon sapagkat puspos ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay? Ayan, my Savior's love. His love takes hold of us. His love constrains us. Eh, kaya, you know, maaari tayong maglingkod ng may kasigasigan. Maaari tayong maging tapat sa kanya. My Savior's love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own grief, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to carry and suffered and died alone. The love of God through His Word. Okay? Hindi po natin pinagtitibay o binabagyang prueba ang pag-ibig ng Panginoon sa mundong ito with all of what it can offer, because this world cannot actually describe. It doesn't know the love of God. Alam niyo ba yun? No? Sana alam po natin lahat yan. Kaya hindi tayo umaasa sa mga pangyayari sa mundong ito para patunayan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pag-ibig niya ay masusumpungan lamang natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya
lumalalim tayo sa salita ng Diyos, lumalalim tayo sa kanyang katotohanan, para lumalim din tayo sa kanyang pag-ibig. Okay? Alam niyo ba yon? I hope that you all know that. If that isn't love, why don't we sing this song? No? Abay, kung hindi pag-ibig yan, anong tawag mo? Ha? He left the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, there to lay down his life for me. If that isn't love, the ocean is dry, there are no stars in the sky. Sa Amerika, meron nangyaring total eclipse. Alam niyo ba yan? Yung total eclipse, yun yung humaharang ang buwan sa sikat ng araw. Okay? Pero alam niyo, ang sabi ng awit na ito eh, nature speaks of the love of God. How? Paano? Alam niyo po, hindi porke nag-i-exist sila ay naroon ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Now, this is how it should be. At gusto kong maging matibay tayo rito. Ang lahat ng nasa kalawakan ay naririyan at hindi umaalis sa kanilang pwesto sapagkat inutusan sila ng salita ng Diyos para manatili doon. Did you know that? No? Kung hindi dahil God declared it, abay, we would be in chaos. But according to God's declaration, according to God's word, everything in the whole universe remained to be in place. Hindi nagiging chaotic. You understand? Doon nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat otherwise, kung walang salita ng Diyos na nagrurule sa lahat, abay, wala na tayo rito. You understand? Pati ang mundong ito, wala nang control. Ang mga earthquakes, lalamon sa atin. Okay? Pero dahil totoo ang salita ng Diyos, lahat po ng mga bodies buong universe, they remain to be in place. However, that there would be mga kung ano-anong sigalot sa mundong ito, wala yan. Dahil tayo protected ng pag-ibig ng Diyos. Di ba? Now you understand? It's not simply because they exist. It's simply because everything, no, and every element in the universe obeys the word of God. Pati ang sikat ng araw, pati yung degree ng init o lamig and everything. Lahat po yan ay kumikilos sang-ayon sa kautusan ng salita ng Diyos. Tao lang ang hindi. Okay? Oh, even in death, he remembered the thief hanging by his side. He spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that is dry, there are no stars in the sky, and the sparrow can fly, if that isn't
Time there is a message that comes to us telling us of the great love of God, we have a response to do. Ang ibig sabihin niyan dapat tumugon tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. At ang pinakamagandang pagtugon is I want to do thy will. Sing this with us. Beautiful song. I want to do thy will. Oh Lord. I want to do thy will, oh Lord. Take me, break me, mold me and make me. I want to do thy will, oh Lord. The cross that you bear may be hard to carry. The pain you feel, so hard to understand. But every pain that you feel, He died just to heal. I want to do thy will, oh Lord. I want to do thy will, oh Lord. I want to do thy will, oh Lord. Take me, break me, mold me and make me. I want to do thy will, oh Lord. He paid the price, the sacrifice, with His blood at Calvary, He stood alone in Pilate's judgment hall. He took the cross, He paid the cost for my soul that was lost. I want to do thy will, oh Lord. I want to do thy will, oh Lord. I want to do thy will, oh Lord. Take me, break me, mold me and make me. I want to do thy will. Now, you know what? Ang pinakapakay po natin is that all members of Lighthouse would have such a commitment. Amen? To do His will. Lahat yan. All across sa lahat ng Lighthouse na gawain. Kayo man ay naririto o kaya nakikibahagi kayo sa pamamagitan ng ating mga platforms. We'll pray. Attorney Moses, you please come up here and lead us please in opening prayer. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa mga awiting ito na nagpapahayag ng inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na ang inyong pag-ibig sa amin ay dalisay at naway maging tama ang aming tugon na kami ay sumang-ayon, Panginoon, at gumawa sang-ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay makapagtipon-tipon, isang pagkakataon upang kami ay muling makapakinig ng inyong salita at makapagbigay papuri sa inyong pangalan. Pinapanalangin po namin ang aming mga kapatiran na nasa kanilang daan papatungo rito. Gayon din po, ang lahat po na nakikibahagi sa amin sa iba't ibang mga platforms na sila po ay magkaroon ng maayos at ng stable na internet connection. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ang aming pastor. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom sa pagpahayag ng inyong salita. At ang lahat po ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. You may all please be seated. It's a welcome thing for everyone to come together as a work of God. And we welcome everyone today. And it's good to be back. Ano po, I arrived late afternoon yesterday from Taiwan. At last Sunday, I was at Taoyang. Taoyu. Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang, paano ba sinasabi yan? Taoyuan. No?
Grace Baptist Church, and that is some off from towards the west yata ng Taipei. At ang pastor dyan ay si Pastor Joel Basilan, who will be with us on April 28 sa ating joint coming together. Okay, now of course, in-announced natin last Sunday that our new focus now takes effect sapagkat pumasok na tayo as a church sa ating second quarter at meron tayong bagong focus. Okay? At ito yan, nakikita nyo sa ating Lighthouse Bulletin. No? Can we say it? Can we say this all together? Ready? Go. Increasing more and more in bearing the fruits of righteousness. Okay? Lumalago tayo, nag-uumapaw tayo at higit pa sa pagdadala o sa pamumunga ng bunga ng katuwiran. Anong katuwiran yan? Ibig sabihin yan ang katuwiran ni Jesus, ang katuwiran ni Kristo na nasa atin mula nang tayo'y niligtas niya at habang tayo'y lumalago sa kanyang kalooban. More and more of His righteousness in us. Kaya mahalagang mahalaga yung ating coming together sapagkat dito tayo natututo kung paanong ikilos ang kanyang salita. Amen? Maraming mga mananampalataya, they take in the Word of God. Pero hanggang doon na lang. Okay? Hindi po tapos yan. We do not just take in the Word of God, but we live it. We walk. Amen? At we shine it out. Yun ang dapat na makita sa ating buhay at lalo na sa atin bilang ekklesia. Okay? Now, talking of what we have sa atin dito, I placed here a picture. Nabisita ko yung mga studios ng Good TV. Wow! Alam niyo yung Good TV sa Taiwan, yan ang pinakamalaking Christian network. Okay? At ang pinaka-officials dyan, ito yung nakataas ang kamay, yan si Stephen Chen, itong tatlong yan, sila ang mga officers ng Good TV. And they welcomed us. Hindi lang kasi ako mag-isa ang nag-travel dyan sapagkat kasama ko ang mga board members ng Global Filipino Movement. Kaya isa lang yan sa aming mga binisita. At nagkaroon din kami ng meeting or meetings ng mga leaders ng mga iba't ibang communities ng mga Filipino, mga OFW. At, in fact, last Sunday evening, ay nagkaroon kami ng isang dinner and, a meet and greet kind of a meeting with the officials of MECO. Alam niyo ba yung MECO? Kasi alam niyo, we observe a one China policy. Did you know that? Okay, ang ating government ay nag-oobserba ng one China policy. Kaya wala tayong actually embassy sa Taiwan. Ang meron tayo doon is MECO. Ang ibig sabihin niyan ay Manila Economic and Cultural Office, which serves as yung go-between natin sa ating mga bansa, okay, between Philippines and Taiwan. At ang pinaka-chairman, ang pinaka-official representative niyan ay si dating Secretary Sylvester Bellio. No, Sylvester Bellio. At kilala naman natin siya even before pa. At yung kanyang deputy at yung kanyang pinaka-executive or director ng relationship sa mga migrant workers na si Attorney Chavez. Okay? Well, we all met them, including yung mga officials ng Pag-ibig, ng SSS. So, isang magandang bagay that we will be able to get to know them at nakipagtalastasan kami sa kanila bilang Global Filipino Movement. Alam niyo tayo, we extend ourselves to GFM sapagkat ang inyong pastor ay ang pinaka-board secretary ng GFM at ako din ang nagpo-provide ng oversight sa management team ng GFM. Kaya napansin niyo, merong serbisyong OFW sa DZAS. At napapanood din yan sa GCTV. So ganyan tayo ka-involve. Hindi lang ako, but Lighthouse
as a whole. Okay? Kaya alam nyo, wherever I go, you go. Okay? At yun nga, we met with officials. Ang MECO is not actually a government agency. It is a private organization. Okay? Kasi hindi pwedeng may kinalaman dyan ng government. Kaya, gayon na lang yun. At sa aming pag-uusap, ay napag-usapan namin ang tungkol sa well-being, no? Yung welfare ng ating mga kababayan. Marami kami napag-usapan. In fact, ang isa sa mga very significant development dyan ay ito. Naalala nyo yung ating pastor dati sa Taiwan na si Pastor George Padron. Uy, si Brother George ay Taiwanese yan. Filipino-Taiwanese. Okay? Dito siya pinanganak, pero yung mga kaanak niya doon sa Taiwan ay pinapunta siya doon. And he has been there for what, 35 years now. Well, nagkaroon tayo ng isang lighthouse na gawain doon in the early 90s. Okay? Subalit nung natapos na ang mga kontrata ng mga OFW nung araw doon, ay turnover na natin yung gawain na yan sa ilang Baptist churches doon. Yung iba naman sa kanila ay umuwi na. Ang isa dyan ay si Roger Gamboa. Okay? At ang isa dyan na napaka masigla nung araw sa Taiwan ay si Brother Ino Kakbang, na ngayon ay assistant associate pastor na ng church doon sa California. At marami pang iba na ngayon ay mga haligi na ng mga churches. Okay? Ngayon, si Brother George ay pagkatapos niyan ay tumungo doon sa Canada, pero nagbalik siya doon sa Taiwan. At ngayon, siya ay employed ng government. Okay? He is employed by the Ministry of Labor ng Taiwan. At ang kanyang responsibility is to take care of Filipino workers na nadi-displaced. Can you imagine that? You know, kaya kapag mayroong mga kumpanya na nagsara sa Taiwan, lahat ng mga OFW doon ay pupunta sa kanya para matulungan upang makahanap ng employment. Okay? Yan ay outside MECO. Walang kinalaman dyan ang MECO. Yan ay ahensya mismo ng gobyerno ng Taiwan. Sabi ko, kahanga-hanga ito. Okay? Wala nang ibang bansa na merong ahensya na napapailalim sa kanilang sariling gobyerno na nag-e-extend ng ganyang service sa ibang nationalities. Taiwan lang. At ang pinaka-head pa niyan ay si Brother George. Can you imagine that? Kaya sa ating Lighthouse Cafe kagabi, ay in-interview ko si Preacher George. Okay? Sabi ko, George, ito ay providential. At tamang-tama nang pumunta ang GFM dito upang ipagtibay ang maaring i-extend namin dito ay naririyan ka. Kaya in-appoint ko na si Brother George na isa sa pinaka-key or core na mga persons, key point, no? Na mga persons natin o ng GFM in Taiwan, at involved na naman dyan ang Lighthouse. Amen? Napag-alaman ko, mga kapatid, na may mga countries na pinupuntahan ng mga OFW na ang tingin nila, meron daw isang bansa sa Middle East na ang pagbabrand sa kanila ng mga OFW ay purgatorio. Parang mahirap talaga ang naroon. Meron pang ibang bansa doon na ang reference ng mga OFW ay impyerno. Can you imagine that? Hindi ko nasasabihin ko anong bansa, pero sinabi sa akin yan. Sabi nga, alam mo, Bishop, itong bansang ito sa Middle East, ang tawag namin dyan, purgatorio. Ito namang bansang ito sa Middle East, ang tawag namin dyan ay impyerno. Sabi ko, ano ang Taiwan compared sa kanila? Heaven. Langit. Aba, okay. No? At napag-alaman ko din na walang nakakulong na Pilipino na OFW sa Taiwan. O, hindi ba? Okay. Ibig sabihin, napakaganda ng performance doon ng mga Pilipino. Pero syempre, it's not without challenges. Okay? And
for whatever we can extend to them. Ang mga problema pala dyan ng mga OFW ay yung mga personal problems. Marami sa kanila ay nabibiktima ng kung ano-ano mga scam, lalo na yung quick money scam. Okay? Kaya nababaon sila sa kung ano-ano. Okay? So anyway, mostly hindi related sa employer-employee relationship. Ibang klase. Okay? Marami ako natututunan eh. Kaya sa paglalakbay na ito, nakadadagdag ito ng dapat nating gawin sa ministry. Okay? At dahil nabisita ko ang Good TV, sabi ko kay Stephen, you need to provide a show for the many Filipinos in Taiwan. You know how many? We have more than 160,000 Filipinos in Taiwan. 160,000 to 170,000. Pero, wala nga sa kanilang mga nakakulong kung ano, pero marami sa kanila undocumented. Okay? So, yung mga undocumented, well, pwede silang mahuli, pero eh, medyo kilala sila. Kaya, sabi ko kay Brother George, sikapin mo ma-identify sila para ma-extendahan sila ng tulong. Good? Kaya alam niyo mga kapatid, napakaganda ng ministry ng Lighthouse. Okay? At ang isang ugali ng inyong pastor, hindi ko inaatrasan yan. Okay? For however we can extend ourselves through the many services according to God's grace in us. Kaya sabi ni Brother George, alam niyo maganda yung pinag-usapan natin. Kaya pala, pastor, dinala ako ng Panginoon dito, hindi ko naman hiningi itong posisyon na ito. Bigla na lang nandiyan ako. Yung unang-unang araw ko sa pwestong ito, may nagsarang kumpanya. Kinabukasan, mahigit 80 OFW ang kinakausap ko. Can you imagine that? Diba? Ibig sabihin, no, the Lord knows kung ano ang maaaring ibigay niya sa atin na kakayanan according to His grace. At lahat ng ating mga members, okay? Sana nga mayroong ganyan sa Italy, ano? Para we can all, ano palagay mo, Attorney Moses? Ha? Mag-apply ka na kaya sa Italy? No, anyway. O baka mayroon dito, eh, gawin nating parang worker. Di ba? Sa biyaya lang ng ating Panginoon. Okay, anyway, we're so glad na involved tayo sa lahat. And I'm glad to receive reports na sa Antipolo, actually, ay nagkaroon na ng CWOP. Mali ang nakalagay sa ating Lighthouse Bulletin. And I asked, sabi ko, mag-a-apologize na lang ako, kasi yung naging host sa Antipolo is Holy Light BBC. Eh, ang nilagay ko sa bulletin, Holy Lighthouse. Ayan. Sabi ni Pastor Bong, Pastor, naging Lighthouse bigla sila. Sabi ko, nagalit ba? Hindi, natuwa. Pero dapat ang pangalan niyan, Holy Light. Alam niyo, masigla yung mga churches sa Rizal. No? Because of their association with Lighthouse. Ang number one dyan, kilala niyo na kung sino. Pero hindi ko nasasabihin yung pangalan. Baka lalo pang umikot eh, no? Anyway, but we praise God for the grace of God sa atin sa Lighthouse. Amen? Okay. Ito naman, ito na ang nangyayari doon sa Lighthouse Manifold Grace Center. Okay? Itong sementong ito, yung dingding na yan, yan ang dingding ng Lighthouse Cafe. Ang mga hukay na ito ay hukay yan ng pundasyon ng pinaka-center mismo, yung gitnang building na two-story. Kaya tuloy-tuloy na yan. Okay? At ito na. Oh, yung dulong yan, yung may mga yero, yan ang magiging lugar ng GCTV studio. Okay? Kaya excited ba kayo? Sana excited kayo. Hindi ba? At marami pa mga kapatid tayo makikita na maraming rason para tayo magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo ito? Naalala niyo ba ito nung ako'y nagbigay ng lecture tungkol sa chronology ng death, burial, and resurrection of Christ? Ito nangyari.
Nung pumunta ako sa Tawyang Grace Baptist Church, sinundo kami ni Brother George. Halos isang oras kami sa taxi, galing hotel. Okay, pagdating namin doon, welcome. Wala naman si Missionary Joel doon, nasa Pilipinas siya. Ang naroroon yung kanilang mga ibang missionaries, katulad ni Missionary John Mark at si Daryl. No? So kausap ko sila. Sabing ganyan sa akin ni Daryl, Preacher Moses, sabi sa akin, Pastor, maraming salamat po sa lesson ninyo. Anong lesson? Yung pong chronology ng death, burial, and sabi niya, follower niyo po ako sa lahat ng pinopost ninyo sa Lighthouse. Sabi ni Mark, ni John Mark, ganun din po ako, alam ko lahat yan. Can you imagine? Alam niyo, hindi ko kinakausap yung mga yan. The first time na makita ko, abay, nagfa-follow pala sa atin. Eh kagabi, nung pinalabas Dick yung Lighthouse Cafe, yung link, sinend ko sa kanila. Siyempre, sinend ko pagkatapos ng Lighthouse Cafe. Abay, sumagot sa akin ang sabi, Pastor, napanood na po namin yung live. Abay, mabilis. Eh, baka nanonood sila ngayon. Kaya binabati ko ang mga members ng Tawyang Grace Baptist Church, no, in Taiwan. Praise God for you. Okay? Noong linggo, alam niyo, it was their special Sunday, being Children's Sunday. I am glad, mga kapatid, na ang abot ng Lighthouse ay napakalayo. You know, nalalaman na lang natin, no, na, well, we can only praise God for all these things. Okay? Let's just keep on, mga kapatid. Not for ourselves, but for all those who need to know the word of truth. Amen? Great. Great. Tapos nung pauwi na kami, pupunta na kami doon sa, anong tawag niyan, sa nag-aantay ka ng aeroplano? Yung, sa boarding gate. Okay? Naglalakad ako, nag-ring yung telepono ko. Tapos isang pastor dito sa Pilipinas, nag-message muna sa akin, Pastor, pwede ko pa ba kayo makausap? Meron ako ikukonsulta sa inyo. Sabi ko, sige, baka urgent ito. Di sinagot ko. Sabi ko, alam mo, nasa Taiwan ako, naglalakad ako papuntang boarding gate. Ay, Pastor, baka na-istorbo kita, pero gusto ko sana makuha yung sagot mo eh. Kasi marami mga nagtatanong dito kung bakit ganyan, 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 ganyan. Eh, alam mo eh, ako naman eh, follower mo. Yung mga tinuturo mo, ginagawa namin, tinuturo ko. Ano ba ang dapat na sagot dito? Sabi ko, unang-una, hindi ka dapat maging follower ko. Maging follower ka ng salita ng Diyos. At sinisiguro ko na ang tinuturo ko sa mga preachings ay off from the Word of God. Kaya ito ang sagot dyan. You just do it according to the Word of God. Okay? Yun ang sagot dyan. Ay, salamat. Ganun lang pala kasimple ang sagot. Diba? Huwag na yung sinabi ni Pastor R.A. Sabihin mo lang, according to the Word of God, ito yung mga references. Okay? Ang pastor, hindi tayo ang nagkukonbik ng kaluluwa. Okay? Ang responsibilidad natin is to preach the word, and the Holy Spirit's job, responsibility, is to convict the heart of that person. Amen? So, ganun tayo lahat. Amen. I praise God for this. Okay? So, just before our preaching tonight, narito ang isang awit ni Antoinette, Under Your Wings. This is a good song. Let's listen to her and then we'll have our message. Give me a heart that's fixed upon you, I'm not afraid, only trusting. Held by your hand, my soul is secure through the storm, through the testing. Under your wings, my refuge will be, until these winds have passed over me. Like a child who fears no alarm, faithfully trusting in all that you are, faithfully trusting in all that you are.
Great. That's a good song. Like a child, faithfully trusting in all that you are. Alam niyo eh, I've been talking with some pastors and may nag-comment eh, alam mo pastor, kahit saan nandun ka, napansin niya yon. Nasa radyo ka, nasa TV ka, nasa pulpito ka, and you're part of many organizations. Para bang kung kailan ka tumanda, dumami trabaho mo. Sabi ko, well, on one part palagay ko totoo. Okay? Sabi ko lang sa kanya, I want to give the most out of my remaining days. Hindi naman ako malapit ng mamatay. Pero, you know what? There ought to be some sense of faithful stewardship ng lahat ng binigay ng Panginoon sa atin. Okay? And itong ginagawa natin na ito, mga kapatid, this is not simply to prove ourselves. It is so that you who are younger, you, the next generation, will pick this up. Why? Because this world is not getting any better. There will be more challenges up ahead. And we need to transfer. We need to provide equipping. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga sinasabi ko sa mga programs like Oras na Bicolandia, tuwan-tuwa sila because kahit nasa Taiwan ako, present ako sa Oras na Bicolandia. At kahit na, sabi ko, eh, aalis na yung bus ng 8 o'clock, bigyan mo lang ako ng siguro mga 5 minutes para makababa. Okay? And I had to wake up 4 o'clock in the morning para ihanda lahat ng gamit. And then, ayun. Ayos naman. Pagbalik ko dito, diretso naman sa Lighthouse Cafe kagabi, live din yan. In fact, nung Linggo, in-interview ko si Brother George. Pagbalik sa hotel, galing kami ng Taoyang, sabi ko, George, gawin natin yung segment ng Lighthouse Cafe para makita ng tao kung how providential God is to you. Okay?
And kaninang umaga, I had to record itong pagsusuri, dalawang segments. Kayong mga young people, kayong mga career, I'd like you to look into this program ng pagsusuri every Saturday. No? Pero yun nga lang, maagang maaga yung programa. Parang 6:30 yata ng umaga sa GCTV. Pero you can actually watch that later. Kasi pinapanood yan, pinapalabas yan sa lahat ng regional stations ng DZAS or ng FEBC. Okay? At there are 13 stations. Ni-request nila na Bishop, ikaw na ang maging ano ng pagsusuri kasi ibang klase ka mag-discuss ng mga issues. Lalo na off from the Word of God. Okay? Pati na yung oras na Pilipinas para laman tayo ng... I'd like to tell you, mga kapatid, ang inyong pastor ang inelect ng board para maging chairman ng program committee ng buong FEBC upang mapanatili ang biblical perspective sa lahat ng programa ng lahat ng istasyon ng FEBC. Now, that is not a job na maliit. Okay? I have to provide guide. I have to set everything sa tamang platform sa salita ng Diyos. And to think, mga kapatid, na, you know, it takes, kaya ganun na lang ang kanilang respect sa Lighthouse Bible Baptist Church. Okay? Now, ibig sabihin, may ibinubunga, mga kapatid, ang uri ng pagtuturo natin dito. Amen? Kung hindi tayo, eh, syempre may ibang gagamitin ng Panginoon dyan. Okay? To keep His truth. Pero, hindi ba napakaganda na tayo ay involved dyan? Amen? Kaya itong mga pag-usad na ito ay bagay na nagpapatibay sa ating direksyon upang ang Lighthouse Manifold Grace ay gawin natin. Amen? At pinapaliwanag ko nga ito sa mga iba. Okay? Now, hindi tayo bago. Halimbawa, CCF. Napakalaki ng CCF. Pero lahat ng leader sa CCF alam ang Lighthouse. You realize that? Ganon din naman ang Victory. Ganon din naman ang Green Hills Christian Fellowship. Lahat sila. Okay? Pero hindi lang yun. Kundi ang alam nila sa Lighthouse ay tayo'y matibay sa ating katatayuan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yun lang, okay na ako. At kung lahat tayo ay ganyan ang ating testimony, kahit saan tayo tumungo, sa trabaho, wherever you are, abay masaya na, mga kapatid, ang Panginoon sa atin. Ang tawag dyan, edification. Okay? Yung bang we would be equipped, hindi lang bilang mga individuals. Kasi pag individuals, may magiging selective eh. Kundi as a church, as a work of God. Amen ba? Kaya ito'y pinagtitibay natin sa lahat. I'd like that all members of Lighthouse ay makita sa kanilang buhay ang kanilang paglago, ang kanilang kaalaman, ang wisdom sa salita ng Diyos. Okay? Eh, sa Sabado, mapapakinggan nyo yung pagsusuri. Iba naman yung platform niyan. Kasi ito ay talagang pag-iimbestiga ng mga issues. For example, yung topic na ano bang edad ang tamang edad mag-asawa? Sinuri namin yan. Okay, meron akong in-interview yung couple kanina. At talagang tinanong ko sila bago magsimula yung interview. Yung pagtatanong ko, sabi ko, tatanungin ko kayo ng mga kalalagyan nyo, ha? Yung mga magulang nyo, kung anong hinarap nila sa buhay, yung lagyan nyo ng estado ng buhay ninyo, pag-uusapan natin yan in the light of God's Word. Ay, opo. Well, can you imagine that? Di ba? Because we always believe that the spiritual well-being should be seen in practical life. Amen? Malaking sayang yan
kung hindi. Okay? Now, of course, ang ating teksto ito pa rin. Itatapusin ko lang itong aking sinimulan on the work of edifying. Ang gawain ng edifying. Mga kapatid, let me tell you this. The work of edifying is not simply my work. I am not the only one who has the work of edifying. Each of us ay involved sa gawain na yan. Amen? Bawat isa sa atin, kayong mga magulang sa inyong mga anak, kayong mga teachers sa inyong mga estudyante, kayong mga mas nakatatanda sa spiritual na buhay, no, sa mga nakababata sa spiritual na buhay, kayong mga may naprueba na sa inyong mga experiences, no, sa mga bagong mga mananampalataya. Lahat tayo ay may kinalaman sa pagpapatibay at pagpapatatag ng bawat buhay ng mananampalataya, lalo na ng mga members ng Lighthouse. We do not just create disciples. No. Okay? We build up a body. Amen? And it's not a body that is mystical and invisible. No. It is a body of believers. Amen? Kaya itong ginagawa natin, mga kapatid, ito isang ayon sa salita ng Diyos. Kaya gayon na lang, pag kinakausap ko yung mga younger pastors ngayon, halimbawa na lang, kahit si Pastor Luis Ray Escrupulo, yan ang nakikita niya sa Lighthouse. Okay? At kinakailangan lahat kayong mga nakikinig sa mensaheng ito, you should be able to understand that. Nakita ko yung preaching ni Brother Robert nung linggo ng hapon. Yung video nung lumalagong halaman. Nakita niyo ba yun? Nakita ko kaya yun. O hindi ba? Nasa pagdidilig ay nagiging matibay, lumalago. Okay? Now, I do not want to see that you remain an infant. Amen? I want to see everyone na lumalago. Okay? Abi, kagabi nga, nung dinala si Micah sa harap ko eh, para bang biglang lumaki itong batang ito, ilang araw lang ako nawala. Oo. O, pero hindi dapat lumaking paatras. Dapat paabante. Good. Anyway, balikan natin ang ating teksto. Ephesians 4:11-16. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. And we well know na itong verse na ito, tumutukoy sa writers, especially ng New Testament. Okay? Hindi na maaaring dagdagan ang New Testament. Complete na ang salita ng Diyos. Amen? We do not need to look for extra biblical truth because the whole truth is already here. Material for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. That is the reason why wala tayong excuse. Okay? Wala. We cannot give an excuse to God na tayo'y hindi lumago. Kung tayo'y hindi lalago, even as a church, tayo ang may kasalanan niyan. Okay? Now, I am being straightforward in saying this. Because, sa aking pag-ikot, mga kapatid, inoobserbahan ko, usong-uso na ngayon sa mga evangelical churches, yung the church. D-E tapos church. Anong ibig sabihin? Umaalis na sila sa kanilang mga churches. Okay? Anong nangyayari? They look and study God's word on their own and live their own lives on their own as Christians. Total, they are disciples naman ng Panginoon on their own. Mga kapatid, hindi dapat mangyari yan sa Lighthouse. Hindi tayo katulad nila. Amen? Okay. Lalo na ngayon,
itong advent ng digital age, okay, naging masyado ng matunog yung bagay na ang mga miyembro ay magagaling pa sa kanilang mga pastor. You realize that? Eh kasi, obvious naman yun dahil puntahin lang naman ang churches sa kanila. It's just a place where you go inside the door and you go out the same door. Ganun lang yun eh. It's just a place, but not lighthouse. Amen? Lighthouse is not a place as a church. We are the ecclesia. Amen? But we prefer to come together here sapagkat malaking pakinabang sa bawat isa ang magtipon tayo as a work of God. Lumalago tayo. Pag pwede ka nang mag-basketball, naka-online, at mananalo ka, maniniwala na ako sa iyo na pwedeng gawin yun. Pero hindi eh. Pwede bang gawin yun, Zeus? Okay. Oh, yung magba-basketball kayo, ang bihira, no? Online na lang tayo maglaro. Pero ginagawa ng marami yan ngayon, na akala nila pwedeng gawin sa church yun eh. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? Again, edifying of the body. Kaya ang pinag-uusapan natin ay yung kahalagahan ng edification as a body. Not simply edification as one. Amen? But edification as a body. Okay? Alam nyo, binibida ko. Sapagkat nandoon ako sa Tawyong, nag-aawitan sila, pinapanood ko yung coming together dito. Pinakita ko pa, ito yung nangyayari sa lighthouse ngayon. Wow, pastor. Naka-monitor ka pala. Oo, pero hindi ko pinapahalata. Baka mamaya ay maging conscious. No? Lalo na yung magpipreach. But anyway, so dito nakalagay, edifying of the body. And then, sa huling bahagi, ang sabi dito eh, from whom the whole body, fitly joined together, compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part. Alam nyo, yan ang manifestation ng edified body. Okay? When the whole body, all parts become fitly joined together and each member compacted by that which every member supplies according to the grace of God. Pero meron pang isa. Maketh increase of the body. Nag-i-increase pa yung body. Are you listening? Yun pala ang edification. Unto the edifying of itself in love. Okay? Now, ang sabi natin, ano ang material, ano ang reference o basis ng edification? This word. Okay? Because of what the apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers wrote. However, accordingly ang sabi rito, from here, we need to be edified ourselves in love. Amen? Akala ng marami, preaching lang okay na. Hindi. Hindi porke nakikinig ka ng preaching, okay ka na. Kinakailangan, meron kang manifestation ng preaching sa iyong buhay na merong pag-ibig ni Kristo. You understand? Yun ang dapat na makita nating lahat. Now, I am not being technical. No. We are just being factual according to God's truth. Amen? Dakilang Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang pagpapatuloy ng mensaheng ito. Edify us, dear God, according to your word. In Jesus' name, amen. Okay. Now, some things here that we have gone over. The work of edifying is a work of love. Tapos na tayo dyan. Amen?
Kaya kinakailangan ang lahat sa lighthouse ay maalaman, hindi lang maalaman, magkaroon ng wisdom. Okay? At magkaroon ng understanding upang ang pag-ibig ni Kristo ay maikilos natin. Amen? Hindi lang tayo kumikilos dahil may galing. Take note. Hindi lang tayo kumikilos dahil may alam. Hindi tayo kumikilos dahil may training. No. Kumikilos tayo dahil may pag-ibig ni Kristo. Good? Magandang pag-usapan yan. Correct? Kaya dapat nire-review natin ang dahilan ng ating pagkilos, ang dahilan ng ating paglilingkod, ang dahilan ng ating involvement sa ministry. Pag-ibig ang tanging dahilan. Next, ang sabi dito, to do the work of edifying, we need to understand that it is a work of authority. Amen? Ang pagiging matibay sa buhay, ang pagiging matatag sa buhay, ay hindi maaaring mangyari kapag wala kang kinikilalang authority. Okay? Kaya, mga kapatid, ang authority natin is this. Good? Sa lahat ng bagay. Kaya ito ang sukat. And the more knowledge, the more wisdom and understanding that we have of His Word at nakikita sa buhay natin, mga kapatid, lalo tayong natututo. Ibig sabihin, the more we submit ourselves to this. Amen? Kung kaya nga, ang tinuturo ni Apostle Paul sa Ephesians is that we as the wife submits to the husband, the church also submits to its head, the Lord Jesus Christ, through His Word. Amen? Okay. Obedience to the Word and submission to the Word is submission to Christ. Hindi tayo katulad na maraming mga uri ng mga churches ngayon na magmamalaking nagtuturo ng Bible, pero ang kanilang pagtuturo ng Bible, eh parang nagbubook report. Nagkikritik pa. Okay? We do not do that. Amen? Eh, alam niyo, merong mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Para bang ang tingin kay Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo, parang ang tingin, eh, kung sino lang na author. Okay? Para bang kahalintulad lang ni Apostol Pablo yung mga manunulat ngayon. Mga kapatid, hindi. Do you, even Charles Spurgeon cannot replace the Apostle Paul or any of the big names that write commentaries. No. Eh minsan, nakikinig ako ng mga preachings, mas maraming references sa mga nagsulat ng mga commentaries kaysa sa mga sinabi ng mga apostles. Why? Mga kapatid, huwag tayong lumago sa mga commentaries. Amen? Bilin na bilin niya ni tatay. Actually, kahit sa opisina ko, pwede ko kayong pakitaan ng mga libro ni tatay nung araw na merong ekis sa mga writings ng mga authors. Ang laki-laki mga ekis. Lalagyan pa ni tatay, wrong. Ganun ang ugali ni tatay, Dick. Pati yung systematic theology, yung theology written ni elemental theology ni Bank, pati si Bancroft, si Emery Bancroft. Eh kasi naman, eh mga universalist yan eh. Ang position nila sa New Testament church, nagsimula lahat sa Book of Acts. No! The New Testament church started during the Gospels. Okay? O pero hindi yan ang subject natin. Baka mamaya sabihin nila, ina-atake ko sila. Okay. Pangatlo, the work of edifying is a selfless work. Amen? Nakikinig ba kayo? Selfless. Kaya if you are full of self, you cannot be involved in the work of edification. Ulitin ko, kapag puno tayo ng ating sarili,
concern sa sarili. Yung bang bagay na malulugi ka, di ba? Papano ka? Yung bagay na ganyan, oh, may inconvenience ka, ano naman yung para sa iyo, karapatan mo. Pag yan palagi ang iniisip mo, you cannot be involved in the work of edifying. We need to rise above those kind of mentality. Amen? Now, such a mindset of selflessness should not simply exist in our preachers and leaders. No, it should exist sa lahat ng members. Everybody, lahat, from the youngest to the oldest members ng Lighthouse, should learn selflessness. Why? Because it is a fundamental thing sa ating Panginoon. Amen? Kapag palagi mong iisipin yung concern sa sarili mo, you cannot rise above yourself. Kaya alam nyo ako, kahit sinasabi ng doktor, no, ikaw, ganyan, 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 hindi ko iniinda sakit ko eh. Pag palagi kong iindahin ang sakit ko, palagi kong may sakit ako, wala akong magagawa. Mapupuyat ka, kawawa ka naman, magugutom ka, wala ka. Mga kapatid, let's rise above those sentiments. Amen? Let's be disciplined in taking care of ourselves. Pastor naman, sobra naman yan. Baka lagpas ka na sa langit niyan. Eh kung pwede ka lumagpas, di okay lang. Kesa naman kapos ka. Tama? Ang bearing natin is the glory of Christ. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kung pwede lang, however inconvenience we may be, good. Alam niyo, hindi ko na itatago sa inyo ito. Nagbabiyahe kami pabalik. Nasa bus kami, papunta ng... Kasi marami kami, we were 25. Isang bus kami, papunta ng airport, eh halos isang oras yan. Okay? Eh, katabi ko si Imelda, tumayo ako, pumunta ako sa likod. Tinawag ko lahat. Ali kayo dito, ali kayo. Eh, board members. Sabi ko, pagbalik natin, ito gagawin natin. Hindi pa kami nakakasakay sa aeroplano pabalik. Sinasabi ko na ako nung gagawin. Kakusayang, pinasama ko si George. George, halika. Ito ang assignment mo. Opo, Pastor. Gagawa tayo ng core group dito. Ia-assign ko kayo. Pagbalik sa Maynila, kakausapin ko yung management ng GFM. Gagawa tayo ng model kung paano gagawin ang coordination. Na-establish na natin ang relationship sa MECO. Maganda ang relationship natin sa Department of Migrant Workers. Okay? So, i-concretize na natin yan. Aabutin natin. At sa lahat ng bansa, kinakailangan magawa natin na mayroong representative ng Global Filipino Movement. Wala nang atrasan ito. Sabi ng isang board member, kaya pala Bishop, nandiyan ka. Eh, totoo yan. Nandiyan tayo lahat. Okay? So, ganun, mga kapatid. And I'm glad na isipin mo, kahit wala ako rito, we move forward. At alam na mga preachers natin dito. Okay, sabi sa akin ng isang, Pastor, pag wala po kayo, mayroong pastor doon? Wala. Meron akong pastors, men. Sila nagpipreach. Ay, nakapagpipreach sila? Of course! Saan po sila nakagraduate na Bible school? Sa Lighthouse Bible Baptist Coming Together. Doon sila. Talaga? Alam niyo itong mga preaching dito? Mas magagaling pa ito kaysa sa mga Bible colleges. Learn that. Anyway, next, the work of edifying is a work that recognizes kung ano ang priority. Tama? Of course, nakita na natin, selfless ka, so hindi priority sarili mo. Tama, ano? Good. In the work of God. Kung gagamitin natin, syempre, as a family, let's just put priority in the right context. Okay. Kung ikaw ay nasa opisina, nagtatrabaho ka, meron kang priority in so far as your work is concerned. Naiintindihan niyo ba yan? Ha? Halimbawa, ikaw ay empleyado. Okay? Now,
papasok ka sa opisina, meron kang priority bilang empleyado. You have to submit yourselves sa regulasyon ng inyong opisina. Tama? Huwag mong sasabihin eh, papasok ka, halimbawa, alas 8 yung pasok mo. Papasok ka ng alas 8. Andun ka naman, okay lang. Pagkatapos eh, 8 o'clock, magdi-devotion ka. Tama ba yon? Hindi. Ang priority mo, pagdating mo, magtrabaho ka. Eh kasi gusto ko ipakita na ako'y Kristiyano eh. Mali. Ibig sabihin, ang priority nilalagay mo sa tamang konteksto. Amen? Nakikinig ba kayo? Hindi mo nilalagay sa alanganin. No? Kahit alam mo na ang kapag ikaw ay nagtatrabaho, ang talagang pinaglilingkuran natin ay ating Panginoon, si Tatay nung araw. Eh siyempre, hirap na ako dahil ako'y tumataas sa aking estado. Okay? Na-promote na ako. Abi, nung in-appoint na akong division manager, yun ang pinakamataas na posisyon eh. Wala nang mas mataas dun eh. Ibig sabihin, sa tatlong division na meron ang buong Abesco, sa akin yung pinakamalaking division. Eh, nung nagsimula yung electronics na, dalawa lang kami. Eh, nung umabot na kami sa 65 at 6 na departamentong hinahawakan ko, iba na. Okay? Eh, kapag ipopromote pa ako, may-ari, isa na ako sa may-ari. Sabi sa akin ng anak ng presidente, RA, para kang may-ari, malapit na, sabi ko. Malapit na. Oh, siguro kung hindi ako umalis, baka natuloy yun. Pero ayos lang. Sabi ko kay tatay, tay, anong gagawin ko? Kasi hindi ko binitawan ang aking pagiging music director. Di ba, naalala nyo? Okay? Pero hindi ko naman pwede, hindi naman ako pwedeng umalis na ganun-ganun na lang. Hindi ko pwede, pupunta muna ako sa church, ha? Bahala na kayo rito. Anong gagawin ng mga, because we need to have deliveries ng mga kung ano-anong mga responsibilities. No? Kaya mahirap, i-double time ko sarili ko. Okay? Ibig sabihin, we need to apply the seriousness ng recognizing priorities. As a church, ano ang priority natin? Hindi ba? As a family, ano ang priority mo? Bilang individual na tao, meron ka rin priority sa sarili mo. Correct? Ang punto sinasabi ko, nilalagay natin sa tamang konteksto ang priorities natin. Good? Now, pero hindi natin winawalang bahala ang dapat na priority natin sa Panginoon. Okay. Halimbawa, marami kang alam gawin. Marami kang galing. Okay? Sabi dito, you can prophesy, you can speak in languages, pero ang priority is edification. Huwag mo ikakatuwiran yung galing mo at yung No. Ano man ang galing natin, ang tinutunguhan niya na edification. Ganon din dito. Di ba? How is it, brethren? When ye come together, di ba, we come together, Correct? Kaya yan ang pinaka-term natin. When ye come together, and every one of you hath a psalm. O di ba, when we come together, meron singing. Hath a doctrine. O hindi ba, meron pagtuturo when we come together. Correct? Hath a tongue. O a testimony. No? We can present a skill or hath a revelation. Eh, siyempre, nung araw, hindi pa naman buo ito. Okay? Or hath an interpretation. Yan, mga kapatid, yan ay mga abilidad or skills according to the gifts ng ating grace ng Panginoon. Pero ang sabi dito, ang priority nyo is edifying. You are not presenting this just to show your galing. Ang priority is edifying. If something does not lead to edification, sayang lang. Good. Kaya nga,
Halimbawa, nakikita ng mga bata, no? Napipick up nila at lumalago sila. Amen ba? Kaya ang mga coming together natin, mas maigi na ang mga bata naririto. Para naririnig mismo nila. Amen? Yung bang, kasi hindi ko mama maintindihan si Pastor R.A. Hindi bali, in time maiintindihan mo rin siya. Ganun lang ang sagot dyan. Hindi yung, hindi ka naman maintindihan, ano lang natin sila. No. Lahat ay iniisipan natin kung paano silang mapagpapatibay, tama, papalakasin, so that they may be edified. Good. Now, obserbahan natin to, ha? And they brought young children to him. Eh, tamang-tama, kanina, inaawit ni Antoinette, eh. Like children. Diba? And they brought young children to Christ that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. Anong nangyari? Siyempre, ang nagdala ng mga bata, mga magulang. Tama? Hindi naman pwedeng pumunta yung mga bata mag-isa, eh. Ibig sabihin, nung dumating yung mga magulang, dala yung mga bata, maliliit. You imagine the picture here, the scene? So, ayan. Pero ang ginawa ng mga disciples, nirebuke yung mga magulang. Oy! Busy ang Panginoon, busy siya. Kaya mga magulang, I imagine na ang daming bata niyan. Tama? Andiyan ba kayo? Oo. Oh. But when Jesus saw it, he was much displeased. Can you imagine that? Ang Panginoon, pala nadi-displeased din? Oo. In fact, nakalagay dito, rebuke them, eh. So he was much displeased. Siguro umiiling, mali. Teka. Di ba, ganun, ano? Okay. And said unto them, observe, are you looking at this? Suffer the little children to come unto me and forbid them not. Okay. Palagay niyo sinong kinausap ng Panginoon? Ha? And said unto them, sino yung them? Ha? Sino yung them? Sino? I can imagine na ang kinausap ng Panginoon, unang-una yung mga disciples. Pangalawa, yung mga magulang. Tama? Oh, siguro, baka si Tomas. Alam niyo si Tomas kasi palagi nagda-doubt yun, eh. Naku, pagod si Pastor, pagod sa Panginoon. Wag. Ayan. Oh, pagpahingihin natin. Ah, teka, Tomas! Ayan. Wag ganyan. Tapos bumaling siya sa mga magulang. Oy, kayo, hali kayo. Sige, dalhin niyo yung mga bata dito. Tama, no? Siyempre, hindi naman uutusan yung mga apostles. Oy, sige, kusundin yung mga bata, dalhin niyo. Hindi. Kayo mga magulang, you bring your children here. Tama? Now, observe what the Lord said. Now, let's be very keen. For of such is the kingdom of God. For of such. Yung such dito, no? Sino tinutukoy? O ano tinutukoy? Ha? For of such is the kingdom of God. Ano yung tinutukoy ng such? Di ba yung mga bata? Ha? Tagalogin natin. Oh, ali kayo. Eh, yung mga apostles, wag ganyan. Sige, yung mga magulang, ali kayo rito. Dalhin niyo yung mga bata. Suffer little children to come to me at wag niyo silang pipigilan. So, this is both, no, an instruction. O wag niyo pipigilan. Di ba? Sabi sa mga disciples. Kayo naman mga magulang, you bring your children here. Why? For of such, pointing to the children, is the kingdom of God.
Tagalogin natin. Sabi, four of such. Anong Tagalog ng four of such, Attorney Moses? Ha? Okay. Gayon, alan? Ito. Sapagkat ang mga batang ito ay kahalintulad ng kaharian ng Diyos. Tama ba? Observe. Sapagkat ang mga batang ito ay kahalintulad ng kaharian ng Diyos. Observe. Kasi itong passage na ito, akala ng marami, istorya ito ng mga bata. No. Ang passage na ito ay istorya ng kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat tulad ng mga batang ito, ang kaharian ng Diyos. Wow! Ah, hindi ito twist. This is the real thing. Observe. Kapag ang bata dumating sa pamilya, nagbabago yung pamilya, di ba? Correct? Kapag merong ipinanganak na bata sa isang pamilya, lahat ng atensyon nasa bata. Correct? Lilinisan ng buong bahay. No, gagawing dapat walang germs dito. Kasi mahalaga yung bata. Correct? Ha? Kung ano? Gagastusan mo. Tama? Okay, bibihisan mo. At bibigyan mo ng oras yung bata. Correct? Hindi ka naman pwede mga anak na pababayaan mo. Ano ka, aso? Tulad ng mga batang ito, ang kaharian ng Diyos. Ganito, ang mga batang ito ay mahalaga sa inyo. Tulad ng mga batang ito na mahalaga sa inyo, ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Tama ba? Correct? Wow! Bagong revelation to, Pastor. Hindi. Matagal na yung verse na yan dyan eh. This is not at all simply about children alone. This is about the importance of the kingdom of God. You realize that? Tama, ano? Kayo mga nanay, nanganak kayo, gaano ang kahalagahan ng mga bata sa inyo? Tama, ano? Abay, susuungin nyo lahat eh. Aayusin yung sarili nyo. Kung ano man sabihin, kinakailangan, padidihin ko itong batang ito, kinakailangan, marami akong soup. Babaguhin mo yung style ng buhay mo eh. Why? So that you can attend to children. Correct? Pero teka muna, ang mensahe dito, ang kahalagahan na inyong ibinibigay sa mga bata ay katulad ng kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Whoa. Okay. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child. Wow! Ibig sabihin, ang tinatanggap mo dito ay kaharian ng Diyos eh. Pero paano mo tinatanggap yung kaharian ng Diyos? Eh, kaaawit lang ni Antoinette kanina eh. Kung paano magtiwala ang bata. Correct? Kung paanong mag-submit ang bata. Kung paanong sumunod ang bata. Good. Ibig sabihin, kung ang bata walang ano eh, wala siyang reservation. Tama? Walang anong tawag diyan? Yung parang kabastusan. Walang mali siya ang bata eh. Correct? Ganun din. Ang pinag-uusapan dito ay ang significance ng kingdom of God. Ngayon, kung ang bata ay maaaring magkaroon ng magandang kalooban, no?
sa mga nag-aaruga sa kanya. Ganyan din ang dapat na pagpahalaga natin. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. Observe. But seek ye first the kingdom of God. Ayun na yun. Correct? Panatiliin ninyo ang inyong pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos. Pero teka muna, meron dito nakalagay, and His righteousness. Paano bang pumapasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Sinagot ng Panginoon yan kay Nicodemus. Anong sabi? By the new birth. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, you need to prioritize the kingdom of God in you. However, it's not simply entering the kingdom of God. It is putting value to the righteousness in the kingdom of God. Correct? The new birth is the entry. The righteousness is the life. Are you listening? We enter the kingdom of God through the new birth. But we need to value the righteousness in the new birth to our lives. Yung katuwiran. At ang righteousness is always something that is lived. Hindi yan tinatanggap lang. Kahit kailan, ang katuwiran ay ibinubuhay. Ang pagiging matuwid ay ibinubuhay. Okay? So, ganun din ang mga bata. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. So, mga kapatid, ang pagpapahalaga dito ay kung paanong ang bata ay may submission, may humility, may conversion. Amen? So, in respect to the kingdom of God, ibig sabihin, we should have priority. Lalim ba? We have not looked at it this way. Pero sinabi ng Panginoon eh. You see? Kaya mga kapatid, the work of edifying is a work that puts priorities to where they should be. In the truth of God's Word. We never know what we should put as priority. Ito ang nagtuturo sa atin. Amen? Ito. Nakita natin yan sa buhay nila Apostol Pablo. Kung ano ang priority. Okay. Next. The work of edifying is a work that provides understanding. Because in understanding, naroon ang sikreto ng equipping. Observe. Madaling magturo ng piano. Lalo na mayroong gift ka ng music. Eh, bilib nga ako kay Away in a Manger. Si Mio. Manggaling magpiano, Menchi. Madaling matuto. But skill is different from understanding. You realize this? We do not simply want to see people have skill. We want them to have understanding. Amen. Marami mga pastor ngayon, no? Magaling mag-preach. Pero hindi mo alam kung saan patungo yung preaching nila. Tama? Merong mga nagpipreach para sumikat lang. Merong mga nagpipreach para magkaroon lang ng, well, kaaway minsan.
Hindi po tayo ganun. We preach to edify. Amen? And edification is not to destruction. Yun ang sabi ni Paul. Amen? Mga kapatid, ang ayaw kong mangyari sa atin, ang tingin sa atin ng mundo, weird tayo. Brother Paul, hindi weird ang mga taga-Lighthouse. Normal tayo. Okay? Amen? Oo. Hindi tayo kulto. Ibig sabihin, kahit saan mo ilagay ang taga-Lighthouse, may pakinabang. Tama? Ilagay ka sa gobyerno, may pakinabang ka. Good. Ilagay ka sa korte, may pakinabang ka. Ilagay ka sa business, may pakinabang ka. I-employ ka, may pakinabang ka. Amen? Why? Sapagkat may understanding tayo. Hindi ka binigyan ng galing para maging magaling ka lang. Amen? Kagabi, inoobserbahan ko, ini-interview si Dindi sa Lighthouse Cafe. Eh, ito naman si Gabi, tanong ni Gabi, talagang ano, oh, spiritual ano mo, ganyan. Pero dama ko yung kalooban ni Dindi, kaya hawak-hawak ko yung ano. Kaya sabi, sige, ilapit ko pa kay Dindi yung camera para makita na pag tumulo yung luha niya. Alam niyo, hindi lang kayo nagtatrabaho para magkatrabaho. Ang lahat ng ating trabaho ay platform ng paglilingkod sa Panginoon. Amen? For ye serve the Lord Christ. Yan ang sinabi ni Paul eh. Kahit saan ka nagtatrabaho, you serve the Lord Christ. Kaya ang lahat ay nasa ministry. That is our understanding. Do not entertain a dichotomous mind. Itong trabaho ko sa akin to. Bibigyan ko lang ng tithe ng Panginoon, okay na yan. Wrong. Amen? Ang kailangan lang ng Panginoon, tithe eh. Anong Panginoon? Gobyerno? Tax lang ang kailangan sa'yo? Come on. Marami mga anong ganyan eh. Basta binibigay ko naman yan para sa Panginoon eh. O, sige, Panginoon, ito yung lahat ang itatapong ko sa taas sa'yo. Ang babalik sa akin, akin. Eh, come on. Hindi mo magaganyan ng Panginoon. Good. Understanding. Kaya alam niyo eh, dito sa Lighthouse, sige, mag-aral ka, magkaroon ka ng degree. Pumasok ka sa kung saan ikaw ay binigyan ng skill at abilidad ng Panginoon. Use that. Pero huwag mong kalilimutan na habang ikaw ay nag-oobserba ng degree mo o ng galing mo sa kahit saan, your field, ang totoong pinaglilingkuran mo, hindi tao, ang iyong Panginoon at tagapagligtas. That's the understanding. Amen? Kaya gagawin mo yung lahat. Good. Ganun pala yung edifying. Hindi pala simple yan. Hindi pala pag ikaw nakinig lang ng preaching, edified ka na. Mga kapatid, marami nang sasabi, Pastor, na-bless po ako sa preaching niyo. Well, salamat. Pero hindi na-bless ang gusto ko. Gusto ko na i-edify ka. Kasi good feel lang yan eh. Pastor, sumaya ako sa preaching mo. Isipin na patawa ka eh. Parang ganun lang. No? Dapat ito matranslate sa buhay natin upang mapagtibay ang lahat. Amen? Lalim ba? Hindi. Okay lang yan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na pinagpatuloy ang mga katotohanan ito. Hindi lang po ito lesson, Panginoon. Some may think that this is just a lesson or a lecture, but no, Lord, this is your truth being delivered. And bless this to our hearts, all of us, na kahit wala kaming invitation, Panginoon,
na ihatid, Panginoon, sa puso at buhay ng bawat nakikinig ang iyong katotohanan. Let us be able to translate this into lives na ibinubuhay namin. At hindi lang po para sa pakinabang namin mga sarili, kundi to edify others and to glorify you in our lives and in our ministries. Thank you, dear God, for your word. And now, we come to our giving, Heavenly Father. Ginagawa po namin ito, hindi dahil kailangan namin ng pondo, kundi, Panginoon, batid namin ang iyong kalooban sa aming buhay, ang iyong biyaya, Panginoon. So bless these offerings, dear God, so that it may be used not just for the furtherance of the gospel, but, dear God, for the edifying of your people. In Jesus' name, amen. O dumako tayo sa ating mga offerings. Kayong mga nasa online, alam niyo na yata yung ating mga accounts. Pero i-review natin para sa mga regular offerings, tithes, love, faith, and mercy. Ayan ang BPI, BDO, Security Bank, All Bank, GCash. At para naman sa ating mga ilang pagkakaloob sangayon sa purpose, meron tayong para sa ating GCTV. Maging bahagi tayo niyan. Okay, mag-contribute tayo para sa sustenance ng ministry na yan. Para sa ating Lighthouse MGC. Okay? By the way, mga kapatid, na obserbahan yung hagdan na yan, ay ini-improve na natin. Magiging mas maganda pa yan kaysa sa Lobby 1. Eventually, i-deliver towards the end of April yung ating napakagandang elevator na gawa sa Sweden. Tama, no? Di ba, Edwin? Sa Sweden? Wow! Ganda. Gandang kulay, mga kapatid. Kaya pati yung tiles ay binago na rin natin. Okay? Now, of course, yung para sa ating The Great Lighthouse Foundation, you can give your contributions. And now, meron ba tayong offertory song? Ha? The Lighthouse Chamber Orchestra will play that song, Grace, as we give. Go ahead. Thank you.
Ayan po. So maraming salamat sa ating Lighthouse Chamber Orchestra. No? Some reminders before we end our coming together tonight. Bukas po ng gabi para sa ating mga adults na po, yung ating alamin via Zoom at 8:30 in the evening. No? Tingnan natin yung ating e-poster, please. Ayan. Wala po sa drive yung e-poster ng alamin, pero meron po tayong alamin bukas alas 8:30 ng gabi. Ano po? So huwag niyo hong kalilimutan yan para sa ating mga adults. Pag sinabi nating adults, yung mga nasa Joshua, Caleb, Eunice, Lois, and Ruth. Hindi ba holiday bukas ang Idil Fitr? Opo. O, ba't may alamin? Ay, si Kuya Ray kasi. Ah, magse-celebrate kayo ng Idil Fitr. Hindi ko po alam. Si Kuya Ray siguro mag-decide meron, kung meron ano. Alamin. Po? Meron alamin. Ah, akala ko wala, Pastor. Eh. Saya na ni Kuya Ray. Eh. Opo, so magkita-kita po tayo bukas at yung mga adults. Ano po? Kahit holiday. So, ang Lighthouse number 2 ay meron pong fellowship this coming Sunday. Na po, yung in preparation for Lighthouse 2's fold, Friends of Lighthouse District. Ano po, ito'y luncheon fellowship. Sa multifunction hall po kayo, Pat Bless. So, ibig sabihin, magdala po tayo ng mga pagkain. Ano po. Next, of course, yung ating mga nasa Eunice naman. Meron din separate fellowship. The Virtuous Woman, no? At 2:00 in the afternoon, ang inyong venue ay sa library, no? At meron kayong special speaker sa Sunday. Then of course, magkita-kita po tayo muli sa Thursday para sa ating coming together in prayer, no po. So wag niyo pong kalilimutan same time, no po, coming together in praises, prayer, preaching and provision. Tawagin po natin ang ating tagapagpaalam live, si Juan Dominguez. Ephesians 4:11-12. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. You keep safe, you keep strong, you keep serving our God, and keep learning Christ. And don't forget to be a blessing. Bye-bye po. Good. Amen. O yan ha, merong alamin bukas. Ha? Tahimik. Kayo ha, nawiwili na kayo sa holiday ha. Oh, we need to do that. Good. And next week, I will have to go to South Korea. Okay. Para naman ito sa Far East Broadcasting Company. Kasi marami mga pag-uusapan sa international. Okay. I also have to be in Cebu. And well, ganun talaga minsan. But thank you for pitching in for your pastor, kayo mga leaders natin. You give the word. Amen? Let's all stand and be dismissed with a word of prayer. Okay. At aligarito, Jeremy, ikaw ang mag-close ng prayer. Tayo pa yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napaka-fruitful na araw na ito, na bagamat holiday, kayo po ay inyong ginabayan sa lahat ng aming mga naging activities sa araw na ito, bukod sa aming visitation sa mga PWDs kaninang umaga, ay muli binalik nyo kami rito na para sa aming coming together at kami muling natuto sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe, maraming salamat din po sa wisdom na binigay nyo sa aming pastor. At hiling namin ang inyong pag-iingat sa amin biyahe pa uwi sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amen. Amen. Okay.